What is up, Wacky Peeps? Kamusta kayo lahat? So for today's video, samahan nyo akong mag-coffee ride dito lang sa Butagaytay. So before tayo magpatuloy, mag-intro video muna tayo. Alright, kung ikaw ay bago sa aking channel, make sure to subscribe and hit mo yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga bagong videos na ipopost ko. Also, you can like and follow me on my Facebook, Instagram, and TikTok account. And since this is a coffee ride episode, if ikaw ay isang coffee lover na mahilig magkape sa mga local coffee shops na masarap, mura at maganda yung ambience, make sure na panoorin mo yung mga previous coffee rides ko mula dyan sa playlist na ilalagay ko dyan sa description. Okay? So as of right now, tayo nga ay papuntang Tagaytay and nakakapinibago kasi naka-voice over tayo ngayon kasi ginamit ko ngayon ng Insta360 X3 ko. Yan. Tatayo pa ako dyan. Ha? Diba? So gusto ko lang i-incorporate itong bago nating action na camera dito sa ating coffee ride episode para ma-check ko kung okay ba siya. Ayan dyan, medyo naninibagos pa ako sa pag-i-edit pati pag-re-reframe and tinetesting ko yung mga iba't ibang angulo. So medyo matagal-tagal din akong hindi nakapag-coffee ride, no? Gawa na naging busy nga tayo. Tapos nag-uulan ba this past 2 weeks. So mabuti na lang at ngayon na yung umaraw. And hopefully magtuloy-tuloy na itong maaraw na panahon sa mga susunod na linggo. Ayan, okay itong anggulong ganito. Oh. Diba? Lupit, no? Alam, pinaglalaroan ko lang talaga yung pagre-reframe. Hindi pa ako masyadong magaling. So, magpasensyahan nyo na. Anyway, ang pupuntahan natin ngayong coffee shop, eh, alam nyo na naman, yun ay yung bagong Starbucks Reserve. Pero, nakita nyo na naman yung title nito. Giging isang failed coffee ride ito. Check nyo na lang mamaya kung bakit. So by the way, shout out sa ating mga bagong supporters, subscribers and followers on both YouTube and sa aking mga social media accounts. Maraming salamat po. And even po sa aking mga existing supporters, thank you po sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa akin. So ayan, yun nga. So right now, dyan sa mga panahon na yan, binabaybay ko yung Santa Rosa Tagaytay Road. Kung nga ba yan, o Silang Tagaytay Road. Ang ganda ng sikat mga araw dyan sa likod ko. Lupit eh, no? Tapos, ang suot ko nga pala dyan helmet ay ang Gilet Classic helmet ko. Ayan. Tapos yung goggles na gamit ko dyan, binili ko lang niyan. Kasi wala naman talagang goggles yung helmet na yun. So dito sa setup ko sa Insta360 X3 ko, gamit ko yung invisible stick dyan, pero hindi siya naka-stretch out. Pag kasi masyadong stretch out, parang nakakatakot eh. Baka lubunday.
di ba? Medyo naninibago pa ako sa pag-reprint at pag-ikot-ikot. Sinyas ako niya sa pakanan kasi nag-switch ako ng late eh. Bogey talaga na helmet ng Gili, no? So, ang advantage lang talaga nitong Insta360 X3 is that marami kang options for angles. Anyway, bago tayo magpatuloy about X3, yan. Andi dito na tayo sa palengke ng Tagaytayan. Marami nagtitim ng bulaklak dyan, mga prutas, ayan, nasa kanan ko. Tapos, kung gusto nyo puntahan yung Starbucks sa Reserve, ayan, pag nalampasan nyo na itong palengke na to, kakanan na kayo dyan. Yung pakaliwa kasi papuntang People's Park yan eh. Huwag nyo nang pansinin, nakabag ako dyan kasi may dala akong gamit. Kasi right after nung lakad ko sa Tagaytay, mayroon tayong inasikaso. So ayan, overtake dapat ako doon. Kaso nakita ko parang may mga lupa-lupa. Ayan o. Kaya naglaylo ko. Alam mo naman tayo, defensive rider tayo. So ayan, maglagay lang tayo ng mga background music habang pinapanood nyo ako. Balikan ko kayo pag medyo malapit na tayo. Yosh! So ayan, nalalapit na ako sa rotonda ng Tagaytay ng mga time na yan. So mabalik tayo dito sa Insta360 X3, no? So gustong gusto ko siya aside sa marami kang versatility na pwede mong gawin for your angles. Like this one, yan, kinapture ko yung mismong rotonda itself. Ayan nga pala, kung pupunta kayo dito sa Starbucks Reserve, pag nakita nyo na yung rotonda ng Tagaytay, exit kayo dun sa second exit. Yan.
Tapos makikita nyo dito sa right side ko yung mga Ayala Malls. Ayan. Isang haba lang naman yun eh. Tapos yung mga Isembra Island dyan sa gitna. So, itong Insta360 X3 na ginagamit ko, ginamitan ko siya ng motorcycle mount bundle. Yun yung regalo sa akin ng wife ko. Actually, kasama yun ang regalo sa akin ng wife ko. Bili din yun itong 360 camera. So, mas secure yung camera mo compare sa ibang mounts na gagamit. Kasi, baka kasi, diba, kumalas bigla sa motor mo yung camera, hindi naman biro yung presyo nito. Diba? Hindi pa ako ganun kagaling mag-refrain. Pinaglalaroan ko pa. Pero hopefully, ma-master ko din siya. Pagtagal-tagal. Okay naman siya, eh, diba? Next time siguro itatry ko naman yung nasa side na natin yung camera or nasa mismong frame ng motor o kaya yung nasa likod naman. Siguro tatry ko yung pag nag-ride ako sa Marine. Ayan, so malapit na tayo dito sa Starbucks Reserve. Yung pagkutin nyo naman sa right side ko yung SFDC properties. Actually, yung Starbucks Reserve, yung katabi siya ng Contis, pati ng JTs. Ayan. Nung nakita ko yung palang yung entrance, nakita ko, is hindi na sila nagpapapasok at may pila na sa labas. Take note, ha. 5:30 ako umalis ng bahay. Quarter to 7 pa lang yan. Pero, ang haba na ng pila sa labas. Kaya, nag-decide ako na wag nang tumuloy. Sabi ko, since nandito na naman ako sa Tagaytay, punta na lang ako sa Cafe Moto. By the way, yung Cafe Moto, if hindi nyo pa napapanood yung coffee ride ko doon, hanapin nyo lang dun sa 2023 coffee ride playlist ko. Siya yung kauna-unang kung coffee ride episode for this year, yung Cafe Moto. Panalo dyan yung white mocha coffee nila, yan. Grabe yung alamig ng time na yan, nagmo-motor ako. Tago sa riding jersey ko. Kanina nga, yung napansin nyo, mabilis yung takbo ko. Kasi napansin kong makulimlim eh. Baka abutan ako ng ulan. Bigla kasi kumulimlim. Kaya natakot din ako maulanan. Oh, di ba? May option na pa, pwede mong iharap yung angle ng camera tapos nakaharap sa'yo, di ba? Pwede nakatingala, pwede nakababa. Ayos din yung technology ng 360 camera eh. Pero syempre, hindi pa rin mawawala yung POV shots natin, yung mga POV videos natin. From time to time, gagamitin ko pa rin. Iniisip ko kung pag imimix ko yung 360 at yung GoPro, pero feeling ko madugulit. Ayan, nasa left ko yung Sky Ranch. Ayan, mapapansin nyo, ayan, di ba? Makulim din. Medyo, ayan, ilamig na ako niyan. Ilamig ako. Naisip ko mag-McDo eh, pero sabi ko, mayroon nga palang pagkain sa Cafe Moto. Like pasta, breads. Kaya sabi ko, dyan lang ako kakain. Hindi magkakape. Anyway, dito ko na rin na tatapusin ang aking video. Malapit na naman ako sa Cafe Moto. If nagustuhan mo ito, make sure to like, comment, share, and subscribe. Hit my notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos na ipopost ko. Okay? So, stay safe po sa ating lahat and ride safe po sa ating mga motorista.
enjoy the rest of your day, and I will see you on my next video. Until next time, guys, God bless everyone. Bye.